sandali lang. Bago yan eh. Gusto ko muna magpasalamat dahil naikasal na yung anak kong babae. Pero nakakainis lang eh. Sa amin kasi yung babae, pero lahat ng gasto sa amin din. Aba, balae. Aba, dapat lang na kayong gumastos, ano? Aba, bakit naman? Aba, tingnan mo kay anak ko. Kaganda lalaki. Tingnan mo yung anak mo, oh. Eh, dapat nga, bayaran niyo pa kami ng damages, eh. Please! Yeah! At ngayon naman tawagin natin ang father of the bride. Hello. Bago ang lahat, nais kong i-congratulate nga palang bagong kasal. Napakaswerte ng anak ko. Akala ko, hindi na siya makakapag-asawa. Kasi dati nung binata ka pa. Sir, excuse me ho, mukhang lasing na ho ata kayo. Ang sabi niyo ho kasi nung binata pa ang anak ko, eh baka nakakalimutan niyo ho, eh yung anak niyo ho, eh yung bride. Oo nga. Marunong ka pa sa akin, dati lalaki yan. Masaya ako sa'yo, anak. Alam mo na. Wala? Salamat, alam. Anak, gusto ko lang sabihin sa'yo na napakaswerte mo sa babaeng napangasawa mo. Napakaganda at napakasexy pa. Salamat po, Tay. Pero ipapaalala ko lang sa'yo, ganyan din ang mami mo nung kinasal kami. Tinan mo naman ngayon. Nice. Okay, ngayon naman, tawagin natin ang parents ng bride para magbigay ng advice sa ating newlyweds. Salamat. Mga anak. Anak na, no? Ang masasabi ko lang, iwasan nyo yung away. Maganda yung magkasama kayo, nagmamahala, nagkakasundo. Oo nga, huwag kayong mag-away, magmahalan kayo, at iwasan nyo ang tampuhan. Yung gulo, sana hindi rin pumasok sa buhay nyo. Hindi maganda yung may gulo sa samahan, eh. Alam nyo, hindi healthy yung kaguluhan sa buhay may asawa. Diba? Parang inuulit mo lang sinabi ko. Ano yung ibig mong sabihin? Bakit ikaw lang ba pwede magsabi nun? Hindi, nagbibida-bida ka na naman eh. Anong bida-bida? Ano sinasabi mo? Baka mo ba pinapakialaman yung sinasabi ko? Diba, ano pa gusto mo, ha? Ano gusto mo? Okay. Ngayon naman tawagin natin si Leslie, ang kanilang bridesmaid. Hello. Kukongrats ko lang tong best friend ko dahil ang swerte na ito kay Mark. Siguradong maliligayan ka gabi-gabi. Gabi-gabi? Bakit? Ang galing mong romansa nito ni Mark eh! Mark! Tanda mo to, Reden! Hindi kita matatanggap! Makakamatayan ko na to! Hindi kita matatanggap, Kajel! Tama na nga. Ano ka ba? Napapahiya na yung anak natin sa pinagsasabi mo. Bakit, ma? Ano ikaw, yan? Matatanggap mo? Mamanugaray mo ba, bakla? Hoy! Bakit? May problema pa tayo sa bakla? Oo nga, may problema ka sa bakla? Hoy! Bakla din ako. May problema ka? Tayong mga bakla, walang problema! Ewan ko sila! Baka anong problema nyo? Ha? Anong problema nyo? ako, ang wish ko naman sa inyo, no? Sana, balang araw, makakuha na kayo ng sarili nyong bahay. At magsipag para makapagpundar ng bahay. Dad, thank you. Sip na message oh, para sa amin. Ay, sweet? Hindi sweetness yon. Kasi lagi kayo nakasiksik sa amin. Nakaka-elta. Oo nga. Pinaganda ko lang yung pagkakasabi, pero busit na busit na ako sa inyo. Kinig kayo. Gusto ko lang sabihin dito kay groom. Hoy, Jober. Pag nalaman ko na niloloko mo yung anak ko, nako! Yung tatay mo, kilalang kilala ko lahi mo. Mga babaero kayo. Nakaw! Sinasabi ko sa'yo, ha? Ay, huwag ka magsasalita ng ganyan dito.
Dito, lasing ka na. Ano ngayon? Bakit? Itotoo naman yung sinasabi ko, di ba? Oo nga, pero dapat hindi ka magsasalita ng ganyan dito. Dahil lahat na yan kamag-anak niya. Wala siya inimbita ang kamag-anak natin. Ano? Ako patay. Ha? Baka pagsalita ka, akala mo wala kang pinagaganon, ha? Ano yun? Mahal! Welcome to Happy Thought. Sekretary ako ng boss ko. Pero palagi akong sinisigawan, lahat ng mali sa akin sinisisi, nakakainis. Kaya nung minsan pumasok ako ng opisina, pumasok ako na walang damit. Ayun, hindi na siya nakapagsalita. Iyan ang aking happy thought. Nak! Alam mo, sobrang proud ako sa'yo. Alam mo, manang-mana ka sa akin, isipin mo. Yun na pang-asawa mo, ugod ng ganda. Ha, kita mo naman, oh. Kayong manggi, ang ganda ng kulay, oh. Dalagang Pilipina, di ba? Maganda mata, maganda yung bibig. Oh. Ay, please, tama na, lasing ka na eh. Ha? Kung ano-ano nakikita mo eh, oh. Oh, ngayong kasal na kayo, sakit itira sa amin. Tama na, nakakahiya na. Eh, paano kasi pagkatapos ng kasal na to, sa atin sila titira? Hayaan muna, mga anak naman natin sila. Paano yun? Nakikita na lang kita kay mama! Yo! Sa lahat na pumunta sa kasal ng anak namin, maraming salamat. Sana nasarapan kayo sa 30,000 pesos worth ng cake. Parami na titikman. At sana nag-enjoy kayo dun sa 2,500 na buffet per head. Ooh, at meron tayo nga palang mobile bar dyan sa mga gustong uminom ng konti, worth 80,000 pesos po yun. Taga lang, ma, pa. Bakit pinabanggit niyo pa yung mga presyo ng mga dito sa reception? Yung ba, anak? Eh, para malaman nila kung magkano yung ginastos namin. Oo, anak. Ang ibig sabihin lang nun, para magsama kayo na masaya at matiwasay. Para hindi naman masayang yung ginastos namin. At sa mga hindi po nakakaalam, 50,000 po worth ng bridal car nila. At itong reception, 150,000 po ang renta namin dito. At itong damit ko naman ang renta ko rito is 80,000 pesos. Ito po, pinagawa kong damit ko, eh, umabot ko ako ng 1.2 million. Gusto ko lang magpasalamat sa napakagandang napangasawa ng aking anak. Annalyn, maraming salamat. Dahil sa'yo, eh, makakapagpahinga na ako. Po, huwag naman ho kayo magsalita ng ganyan. Hindi pa naman ho kayo mamamatay. Hindi naman. Hindi ko naman sinasabing mamamatay na ako, no? Ang sabi ko lang, makakapagpahinga na ako. Dahil alam mo, itong mister ko at ayang napangasawa mong si Nico, aking panganay at uniko iho, eh napakatamad. So ngayon, at least nandiyan ka na, may makakatulong na ako sa gawaing bahay. So maraming salamat talaga. Yes. Salamat sa Diyos din. Nung baby pa ako, sa laki ng bibig ko, ang pacifier ko, 5. At kung magtamsak nga ako, buong kamay, lalo tuloy lumuwag ang bibig ko na puhunan ko ngayon. At least... Gusto naming magpasalamat nga pala sa lahat ng mga sponsors. Kay Mr. and Mrs. Tagle, palakpakan po natin si Mr. and Mrs. Tagle! Eh, Mr. Arthur Manalastas! Thank you. Kay Mrs. Jocelyn Bartolome. Rodna Razabal at saka James Castro. Kay Mr. Rodel Magsaysay and his wife, Mrs. Josie Magsaysay! Ma, pa, bakit ganyan kayo magsalita? Paiba-iba ng lakas. May malakas, may mahina. Ganun talaga, anak. Pag malaki binigay, dapat malakas. Pag maliit, mahina lang. Hi, Mr. Paolo Contis! Magaling! Mabuti naman at natapos ng walang kakwenta-kwentang kasal na ito! Ano? Pagpasensyahan niyo na po yung tatay ko, ha? Lasing lang po, eh. Ano, hindi ako lasing! Nahihila lang ako sa gutom! Ang tagal sa Ramones, no? Pakainin nyo lang lahat ng tao nito! Mapatay na sila, oh! Anak. Ako naman, eh, pangarap ko lang, eh, sana maging maligaya ka sa piling ng asawa mo nitong si Junjun. Kahit alam kong hindi kanya mapapasaya. Teka. Tay, paano nyo naman po nasabing hindi ko mapapasaya, anak mo?
Nakita ko kasi, sabay tayong umihi kanina. Maraming salamat sa lahat ng pumunta sa kasal ng anak ko, especially kay Justine. Ikaw ang maswerte na pangasawa ng anak ko. Maraming salamat. Thank you, thank you. Thank you. Gusto ko rin pala magpasalamat sa ibang bisita, lalo na dun sa unang asawa ko, sa pangalawang asawa ko, sa pangatlong asawa ko, at syempre sa pangapat na asawa ko. Salamat at nakapunta kayo. Alam niyo, sayang nga, hindi nakapunta yung iba eh. Pare! Iba yan! Ay, natin! Hello. Ang hiling ko lang sana sa inyo, anak, eh, magmahalan kayo. Oo, at saka sana maganda ang maging future ninyo. Magsipag kayo, lalo na itong mister mo, huwag tatamad-tamad para umasenso kayo, di ba? Tama. Oo. At itigil niya na yung pagiging batugan niya. Oo. Ah, huwag naman kayong magsalita ng ganyan. Uy, bakit? Totoo naman ah! Oo. Hinaan niyo lang yung boses niyo, baka magising itong mister ko eh. Just want to say to my daughter, Nyanyo Sabin, that married life is a big responsibility. But if you work together, it's a piece of cake. Yeah. Oh, yan. Lasing na yata. Teka lang. Thank you so much, Mada, for a wonderful speech. I'm gonna remember everything. It's so easy for us together. Thank you so much. Thank you, thank you. And now, may we call on the father of the bride, Mr. Domingo. Itong message ko para sa iyo, Marlon, ha. Huwag kang magkakamaling lokohin yung anak ko, ha, kundi malilintikan ka sa akin. Nasabi ko sa iyo, hindi mo dapat gawin 'yon. Gugulpihin talaga kita, sinasabi ko sa iyo. Ay, tama na 'yan, lasing ka na. Hindi. Ito kulit eh. Sinasabi ko sa iyo, dapat ikaw magpakatinuka, ha. Uwi na tayo, lasing ka na. Hindi, ano ka ba? Huwag kang mag Sir, niyayayari po kayo na asawa niya, lasing daw po kayo. Ano ka ba? Hindi ko asama to. O ikaw, huwag mong lolokuhin yung anak ko, ha? Sinasabi ko sa'yo. Ha? Tandaan mo yan. Beth, so lang itang i-congratulate at napakaswerte mo dyan kay Freddy. Freddy, kababata ko yan. Halos ano nga kami niyan eh, sabay na kami maligo. Ito mo naman, gwapo-gwapo, macho papa. Alagaan mo sana siya. Mahal na mahal ko yan, taong yan. Freddy, I love you, pare. Lasing ka na naman. Ano? Bakit ako lasing? Iganyan ka pang nalalasing kayo, buibigay ka. Ikaw, ha, anak? Ha? May asawa ka na, kaya dapat magbago ka na. Hindi yung labas ka ng labas, inom ka ng inom. Tira doon, tira doon. Tira sa kaliwa, tira sa kanan. Tama na, napapahinga ni anak natin. Eh, yan ang problema eh. Lagi mo kasi kinukonsente pag may kaaway siya eh. Sino bang kaaway niya ngayon? Ako! Tapos, uwi ka! Welcome to Happy Tot. Palagi ako inaasar ng mga kapitbahay ko dahil pangit daw ako. Kaya nagpalaki ako ng katawan. Ngayon, pangit pa rin ako. Pero hindi na nila ako inaasar dahil natatakot sila na magulpi ko. Ang tindi, no? Yan ang aking happy thought.